Nagbigay ka na ng vitamins, gamot prebensyon sa sakit, sapat na pagkain o feeds at iba pang pamamaraan para mapataba ang iyong alagang broiler pero hindi pa rin bumibigat ang timbang nito. Ilang linggo na, ngunit bansot pa rin ang iyong mga alaga. Ano kayang problema? Ano pa ba ang ating pwedeng ibigay sa ating mga broiler? Yan ang ating tatalakayin sa video ito. Mga kabukid, higit isang dekada na rin kaming nag-aalaga ng 45 days na manok o broiler. Nasubukan na namin na gumamit ng ibang gamot o vitamins para mapataba o mapabigat ang timbang ng aming mga alaga. Effective naman ang pagbibigay ng vitamins para bumigat ang ating mga alaga, pero meron ding pagkakataon na hindi ito nakukuha sa vitamins lang. Kaya bukod sa vitamins, gumagamit o nagpapainom rin kami ng gatas. Magandang umaga mga kabuhay, nandito ulit tayo sa aming poultry at ituturo ko sa inyo kung ano yung gatas na binibigay namin sa aming alagang manok para bumigat ang timbang nila. Ito pala yung ating alagang manok. By the way, ito ay nasa 37 days na, pero medyo may mga naiiwan na manok, medyo mapayat. Yung iba naman ay medyo bansot. So, ginagawa natin ay pinapainom natin sila ng gatas para mas lalo pang bumigat yung kanilang timbang. Dahil alam naman natin mga kabukid na ang gatas ay punong-puno ng bitamina, mineral at protina, nakakatulong din ito sa ating mga alagang manok para mabilis din ang kanilang paglaki at mapataba ito ng husto. Alaska Fortified Powdered Milk ang ating ibinibigay mga kabukid. Mas maganda kung fortified dahil ito ay with extra nutrients and minerals. Hindi pa kami nakapag-try gumamit ng ibang brand katulad ng Birch Tree or Bear Brand.
tanging Alaska lang ang aming ibinibigay na gatas dito sa aming mga alaga. At syempre, hindi rin kami gumagamit ng evaporated milk or condensed milk. Baka maisipan ninyong maglagay nito. So, again, Alaska Fortified Powdered Milk lang ang ating ibinibigay. Mas mainam din kung bibili na kayo ng malaking pack nito. Kung marami naman kayong inaalagaan, katulad namin, meron kaming 1,600 heads na manok ngayon. So, mas mainam dahil kami ay mas makatitipid kumpara dun sa mga small pack or sachet yung ating bibilin. Mga kabukid, sa isang galon o galloner katulad nito, naglalagay tayo ng isang kutsara ng Alaska powdered milk. So madali lang naman itong tunawin, pwede nating haluin ng bahagya kung nauna nating ilagay ang tubig, pero mas mainam kung unahin nating ilagay yung powdered milk at saka natin ito lalagyan ng tubig para hindi na natin ito hahaluin pa. Nagpapainom kami ng gatas sa ikatatlong linggo nito hanggang sa maibenta, pero hindi naman araw-araw kami nagpapainom, mga kabukid, dahil kailangan din nilang uminom ng tubig, vitamins, at iba pang gamot prevensyon. Twice a week pwedeng magpainom ng gatas, at kung nagpainom ka ng umaga at naubos ito, sa tanghali magtimpla uli ng panibagong batch. Hindi lang gatas ang napapanis, mga kabukid, maging gamot o vitamins na hinahalo natin sa kanilang tubig. Kung nagbigay kami ng gatas sa umaga, dapat bago magtanghali ay ubos na ito. Halimbawa, kung alas 8 nagpainom o nagtimpla, dapat bago mag alas 12 ng tanghali ay maubos ito. Importante na laging bago at malinis ang ating ipinapainom, especially kung maliliit pa ang ating mga alaga. Dapat marunong tayong magtansya sa dami ng galon o galloner na gagamitin natin at siguraduhin natin na sapat lang ang ating ilalagay para hindi ito masayang lang. Huwag munang papainumin ng gatas ang inyong broiler kung nagtatae ito. Mas mainam na gamutin muna ang pagtatae ng inyong alaga. Napakahalaga, mga kabukid, na mapagmasid tayo sa klase o kulay ng kanilang ipot o dumi. Sa susunod na video ay ibabahagi natin ang iba't ibang gamot na aming karaniwang ginagamit sa aming mga alaga. Hindi siyempre, mga kabukid, hindi natin ma-assure na ito na at ito lang ang solusyon sa mga payat o bansot ninyong manok. Bakit? Dahil marami pang rason na dapat ikonsidera, katulad ng pagkain, mga bitamina o gamot prevensyon na ginagamit natin, tamang brooding, at higit sa lahat ay ang klase o lahi ng ating broiler. Dahil kung class A talaga yan, hindi ka mahihirapan na palakihin ito. Hindi na kailang mag-antay pa ng 45 days para maibenta ang iyong alaga. Kahit nga 30 days lang, kung maganda ang manok, mayroon ng titimbang dyan na 2 kilos at higit pa. Ang paglalagay at paggamit ng gatas ay maaaring makatulong. Ito ay ginagamit namin sa ilang taon naming pag-aalaga ng manok. At kahit papaano ay nakakatulong naman sa amin. Ang huling payo natin, mga kabukid, ugaliin ang pagbubukod ng mga maliliit na manok para mabantayan natin ang mga ito at mapalaki pa. Sana kahit papaano ay nakatulong sa inyo ang ating video for today. At again, disclaimer, ang lahat ng ating ibinahagi ay ayon lamang sa aming experience. Thank you so much and happy farming!
tulog lang. Sarap buhay. Tay, tulog pala si TJ, Tay. Itcha nyo na doon sa fish tank. Tay! Buhatin nyo na doon sa fish pond. Nakain nyo sa hito.